Buongiorno mga kumare, isang napagandang araw ng linggo ng pagkabuhay. Happy Easter o Bona Pascua sa ating mga friends na Italian. Siyempre tayo magkakape muna bago simulan ng isang napagandang araw na ito. Tingnan nyo naman ay mainit-init pa ang aking kape. At talaga namang nakaka-enjoy na ang spring vibes na ito, nakaka-relax. Maalala ko ako nga pala may malaking itlog na regalo ang aking amo ay ating buksan at tingnan natin kung ano ang laman sa garin niya ho kadalasan ang inire-regalo din eh sa Roma kapag ka-Easter. At pagkatapos pag binuksan mo yan ay may surprise sa loob. Ang alam ko'y napakamahal ng itlog na rebe, gagar nila ang laman sa loob, kitchen. Parang lugi. Kaya naman tinikman ko agad ang chocolate para doon bumawi. Ay, ayos nga naman. Ay, shot! Ako nga ay nag-prepare na. Ako'y naligo at nag-ayos-ayos ng kaunti at tayo ay may pupuntahan. Dito sa Italia ay dalawang araw talaga ang holiday during Easter. Yung Sunday at Monday. Kaya naman ang ating mga huwarang manggagawa ay pahinga ng Linggo at Lunes. Pero ang inyong dakilang tindera ay ngayon lang Linggo Libre. At bukas ay may trabaho na ulit. Kaya naman susulitin natin ang ating Easter holiday for today's video. Nandito na nga si Nini at si Kuya Lando para kami ay sunduin. Ang alam ko ang plano ay pupunta ng dagat. Yung dagat na hindi ko pa napupuntahan. Silang dalawa ang may plano niya at ako naman ay sabit lamang. Ay syempre ang una kong ginawa ay pinuri ko muna kung gaano kagwapo ang ating driver, Pampagana. Tapos nakarinig ako ng outlet ay sabi ko ay ayaw ko na ng outlet at nakakabutas ng bulsa. Mabuti na lang at sarado naman daw. At nagsimula na nga ang aming isang oras na biyahe. Tunay ngang napakaganda ng panahon at talaga namang sobrang blue ng langit, nakaka-relax. Kaya naman ako ay may pagbubukas pa at pagsinghot sa labas ng bintana. Kaya naman maya-maya ang ilong ko'y barado yun na din. Nga ay panahon ng allergy dahil maraming pollen sa hangin. Kaya naman dagat talaga ang pinakamagandang puntahan para malinis ang hingahan. Smooth na smooth naman nga ang aming biyahe, walang ka-traffic. At nadaanan pa nga namin ang bagong opisina ni asawa. At after nga na isang oras ay kami ay andito na sa aming destination. Andito nga tayo sa Tor Baianica, isang bayan dito sa Pomezia. Malapit lang din ito sa Roma, mga 1 hour drive. Pero dahil wala nga kaming plano ay hindi namin alam kung may baga ay pakanan o pakaliwa. At nadaanan nga namin itong pagkaganda-gandang establishment na ito. Ito pala ay Airbnb. Kaya ayan, alam niyo na pwedeng-pwede kayong mag-weekend getaway dito. Andito na nga tayo sa baybay dagat o Lungo Mare ng Tor Baianica. Malapit lamang ito sa Roma kaya naman perfect na weekend getaway. Perfect sa mga family o sa may mga bata. Kung hindi niyo bet mag-travel ng malayo. At ako ngay agad ay nananaginip na ito ay bahay ko habang ako'y namimintana at are ang aking bilik. Libre naman ang mangarap mga kumare, di ba? At ako'y dini magkakape sa umaga. Habang dini ako ay mahilahilang aso at kami ay dini maglalakad. Sige, sige, i-manifest natin yan. Sa ngayon nga, i-enjoy na lang muna natin ang moment. At ramdam ko na nga agad ang pagluluwag ng aking ilong. At talaga nga namang nakaka-relax ang mga hampas ng alon. Paminsan-minsan talaga ay kailangan natin ang mga ganitong klase para tayo ay makapag-release ng mga stress. Ay syempre hindi mawawala ang pictura. Abay kami may kasama pa ring direktor. Tanggalin daw ang jacket at magtiis. Ganda. Tiis lamig pala. Para number 1. After nga ng picture na siyempre pumunta pa rin ako sa baybay dagat at mas nakaka-relax din. Pero mukhang nga mga kasama ay mga gutom na. Kaya naman tayo ay i-exit muna at maghahanap ng ating makakain. Kami nga ho ay may binalot at ang balak namin kami magpipiknik na lang. Pero kami natanaw din na hindi ko pa nararating. Kaya naman gara tayo sa ating next destination. Kaya kami sa kutsi na lang ang kumain. Masaya namin pinagsalusaluhan aring sushi bake na napakasarap. At dito nga ang ating second destination mga kumare for today's video sa Castel Gandolfo. Parte pa rin ito ng Roma at matatagpuan ito 25 kilometers away in southeast part of Rome. Sikat ito dahil narito ang residence ng Pope of Vatican City. At ang napakagandang spot ng Albano Lake na talaga namang parang postcard. Napakarami rin dito ng mga restaurant at paborito ito na getaway ng mga Italian dahil malapit lang sa sentro ng Roma. Sayang nga lamang at sarado ang villa ng Pope kaya hindi tayo makakapasok today. Ang alam ko ay napakaganda daw sa loob nito. At sa halip daw na tirahan ito ng Pope ay ini-open ito sa public as tourist destination. Siguro ay para na rin makatulong sa community dahil merong bayad. Ang alam ko, 27 euro daw ang entrance. At napakalawak daw sa loob. Tipong kailangan daw ng tour bus. Pero for sure mga kumare, babalik tayo dito at ipapasyal ko kayo sa residence villa ng Pope. For now, ay enjoy muna nating maigi aring napakagandang tanawing ari. At pagkatapos nga naming maglakad-lakad at malibot ang buong area, ay kami ay nag-ice cream na lamang dahil mga busog pa naman. Ngayon nga ay araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At kadalasan ay mahabang araw ng bakasyon ito para sa ating mga nagtatrabaho. Pero sana ay huwag nating kalilimutan ang tunay na inaalala natin sa araw na ito. Sana ay lagi nating isabuhay ang ginawang pagsagip sa atin ng ating banal na Ama. Sana bilang isang tunay na anak ng Diyos, gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan. Gaano man karami ang pagsubok, sakit at hirap, alalahanin natin na kasama natin ang Panginoon sa paghihirap
ay kasama rin niya tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Maraming salamat sa pagsama. Maligayang araw ng pagkabuhay. God bless you. The Lord is risen. Bye-bye!